Ayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga update tungkol sa ating mga paboritong boksingero. Shoutout po sa lahat ng mga tagapakinig at sa lahat po ng mga subscribers ng Hulo Solo Music and Sports Channel. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga-Tacloban, lahat po ng mga taga-Liti. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga taga-Station 2 ng Abukay. Ang ating pag-uusapan ngayon ay update lang tayo tungkol kay Quadro Alas. Si Quadro Alas ay nagsisimula na pong magpakondisyon, ang tinatawag na pre-conditioning. Mabigyan ng magandang laban ang para sa kanyang mga fans. Ayan, siyempre hindi rin natin na may kakailan na hindi dapat i-underestimate itong si ang kanyang kalaban na si Gitumbwa ng South Africa. So yan po ang ating update kay Quadro Alas. Si Quadro Alas ay nagsisimula na po sa kanyang pag-iinsayo, pagja-jogging at iba't iba pang mga activities sa pagsisimula ng kanyang training para sa kanyang nalalapit na laban sa May, sa kanyang kalaban na South African fighter na si Philippos Gitumbwa. So yan po ang update kay Quadro Alas. O, para sa mga fans ni Quadro Alas, si Quadro Alas po ay nagsisimula ng mag-training para sa kanyang laban kay South African fighter Gitumbwa. At ang pangalawa naman nating topic, mga kaboxing, ay tungkol sa nalalapit ding laban ni Marlon Tapalis. Ayan, si Marlon Tapalis ay nakatakdang lumaban sa April 8. Nagkamali ako dun sa unang vlog ko. May 8. So hindi po May 8 ang laban ng Marlon Tapalis versus Akmadalib, kundi ngayon pong April 8, ayan, Sunday, linggo dito sa Pilipinas at Sabado naman sa Amerika. Kung ngayong linggo po, magaganap ang laban ni Marlon Tapalis versus Akmadalib. Sana po'y maagaw ni ang world champion belt, ang mga belt ni Akmadalib, sapagkat ito ay isang championship fight between Akmadalib and Marlon Tapalis. O, ating kababayan na si Marlon Tapalis. Ayan ang ating namang update sa pagpapatuloy po natin is si Lumanchenko versus Devin Haney. Ayan, sinabi ni Devin Haney na patutunayan niya daw na hindi isang master boxer at patutunayan niya na mas magaling daw siya sa lahat ng area kumpara kay Basil Lumanchenko. Ayan. Na sinabi niya na i-dismantle daw niya itong si Lumanchenko. O, yan po yung sinabi ni Devin Haney. Isa pong magandang laban. Isa pa sa mga inaantabayan na ng mga kababayan natin at ng buong mundo. Ang laban ng Devin Haney versus Lumanchenko. Si Devin Haney po isang undefeated fighter sa 135. Ayan. Isang magaling na defensive at technical fighter na si Devin Haney. At ito namang si Lumanchenko, isang gold medalist. Ayan. Isa sa mga pinakamagaling na boksingero sa amateur at maging sa profesional. Po yung dalawa lang po yung talo nitong si Lumanchenko, kay Teofimo Lopez at kay Orlando Salido. O, isa po sa mga tinitingalang boxer mula sa Ukraine si Lumanchenko. Ayan. At isa pong update tungkol naman kay David Benavides. Sinabi ng tatay ni David Benavides na ang gusto na nilang makaharap sa susunod na laban ni David Benavides ay si Dimitri Bivol o kaya si Arthur Bitterbib. Yan. So, ang gusto nilang makalaban ay gusto nilang umakyat ng 175 sa light heavyweight division si David Benavides. Yan. Matatandaan po natin na nanalo itong si David Benavides versus Caleb Plant sa kanilang laban
noong nakaraang linggo. So, ngayon na ang gusto nilang makalaban ay si Dimitri Bibol, o yung dalawang champion sa light heavyweight na si Dimitri Bibol at Arthur Bitterbib. O isang magandang laban to. O, kasi ano, dalawang undefeated. Para parehas, puro mga undefeated to si David Benavides. If I'm not mistaken, wala pa ring talo to. Saka si Dimitri Bibol at si Arthur Bitterbib. Ito yung mga si Arthur Bitterbib isang 100% knockout artist sa light heavyweight. Wala pang tumagal dito. Sa lahat ng nakalaban ni Bitterbib ay lahat pinabagsak. Isa pong knockout artist ang hinahamon ng kampo ni David Benavides. Ayan. Kaya abangan po natin kung ano yung magiging development ng labang ito. Ayan, sa light heavyweight division. Kasi nasa 165 itong si middleweight si David Benavides. Bayanan po natin mga kaboxing. At yan lamang po ang ating update ngayon. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe po sa aking channel para updated kayo sa mga nagaganap sa larangan ng boxing. Maraming salamat po.